Guys, welcome back to my channel. Again, I'm Janet Angeles. And ngayon guys, gagawin ko ang aking secret na adobo. So, meron akong version na adobo guys na hindi ako gumagamit ng suka. So, ang ginagamit ko is tomato paste. So, ito yung pampaasim ko lang sa aking adobo. So, ito lang guys ang ating gagamitin. So, wala tayong sukang gagamitin. Masarap to guys kasi ilang beses ko na to niluto. Dati, dinala ko sa school, sabi ng teacher, kung paano ko siya ginawa. So, parang adobo talaga siya. Kaso lang, hindi ako gumamit ng suka. So, ang gagamitin lang natin is, bay leaf, tomato paste, at ito guys, isang buong bawang, uubusin ko to sa isang kilong baboy. At ang ating soy sauce, hindi na ako gagamit ng asin dyan guys kasi may soy sauce na. At ang ating pamintang buo at pamintang durog. So guys, gagamit din ako ng aking paprika. So yan, ito lang ang ingredients natin at isang kilong baboy. So ang gagawin natin dito is, igigisa lang natin siya sa bawang. Bawang lang guys, bawang lang. Kasi ang adobo talaga, yung talagang typical na adobo, bawang, pamintang buo, at saka laurel lang ang pampalasa niya. So, ngayon, ang gagawin ko is, imbis na suka, tomato paste. So, yan guys, samahan niyo ako sa aking pagluto. So, first, idudurog ko lang to guys. Pero hindi ko to, ang bawang guys, hindi ko siya talaga dinudurog pagka nag-adobo ako. Talagang buo pa rin siya. So, tatanggalin na natin na tingnan na natin na hanggang siya sa matanggal yung ano niya, yung balat niya. So, yun lang guys. Hindi talaga ako nagdudurog ng bawang sa aking adobo. Kasi masarap kainin yung bawang guys pagka buo. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin dito is, gigisa lang natin siya sa bawang. At saka, konting mantika lang guys. Konti lang mantika. So, ayan na. Mag-start na tayong mag-isa kasi naka-ready naman na ang ingredients. So, napaka-simpleng gawin. At tipid guys kasi konti lang ang ingredients niya. So, ngayon guys, mag-start na tayong mag-gisa. So, maglalagay lang tayo ng konting mantika. So guys, pagka sinubukan nyo to guys, masarap to. Yung ganitong version ng adobo ko. Kasi ilang beses ko na to ginawa guys. Dati kasi hindi lang ako nagbibideo. Hindi pa naman kasi ako nakapokus sa YouTube. Because of quarantine, parang naisipan natin magbibideo. So yan. So, ilalagay ko na ang aking pamintang buo. Ilalagay na natin yung guys. Para yung amoy ng pamintang buo mapupunta sa oil. So, yun yung technique ng aking adobo. Gusto ko yung naamoy niya. Yung amoy niya napupunta. So, ito guys, ilalahat ko na to. Madali lang to gawin kung hindi kayo marunong magluto. Pwede naman yun eh. Basta kung ano lang yung ginawa ko. Yun lang din. Kasi wala naman ako kahit na ingredients dito guys. Ang ingredients ko na pinapakita, yun talaga yun. So ngayon, ilalagay natin ang ating
Gumamit pala ako ng isang kilo salt. Gumamit ako ng isang kilo salt. Ayan. Sige. So, ito guys, antayin lang natin ito mag-brown. Gusto ko mag-brown siya talaga bago natin siya mamaya lagyan ng kating tubig. Konti lang tubig natin guys kasi adobo to. Ang tubig natin is para lang lumambot siya. At pag natuyo na yung tubig na yun, yun na. Luto ng adobo natin. Ilalagay ko na ang aking soy sauce, guys. So, gumamit lang ako ng 1/2 cup of soy sauce at paprika. Baka simple lang gawin at kaya-kaya nyo gawin kapag hindi kayo marunong. Subukan nyo itong recipe guys. Ang sarap nito ng adobo ko. So, hindi na ako gumamit dito ng suka kasi ang tomato paste may asin na. So, yun lang ang gagamitin natin. Ilalagay natin ang ating tomato paste. Ilalagay natin ang ating 70 grams na tomato paste. 70 grams to guys sa 1 kilo ginagamit ko. Antayin lang natin yan na kumapit ang tomato paste sa ating adobong laman. Ayan. Takpan muna natin siya guys bago natin siya lagyan ng tubig. So, ayan guys. Anuhin na natin siya. Okay. Lalagyan pa natin siya ng konting sabaw. Konting ano lang guys, para lumamot. Ganyan lang. So, gumamit ako ng 1 cup na water para hanggang sa maluto itong ating adobo. So, yan lang guys ang ating adobo. Mamaya makikita na kung kaano yan siya kasarap. At kailangan malambot. So, ayun na guys. Tingnan natin ang ating adobo. So, meron pa siya sa bao guys. Patuyuin lang natin yan hanggang lumambot ang ating meat. So, inano ko lang siya ng low heat guys. Para hindi siya, malambot siya mamaya. Guys, ang ating adobo, tingnan nyo naman kung gaano siya kaganda. At ang bango niya, kasi nagkaroon ng ano yung tomato paste. So, ganyan lang kadali guys, magluto ng adobo with tomato paste. Hindi ako gumamit ng suka. Let's try. Sarap?
siya, guys. Wow. Okay. Dyan na ako magluto ng aking adobo. Ipi-plate na natin ito, guys. Simpleng-simple lang yung ano niya, yung ingredients niya. So ngayon luto na ang ating adobo, guys. Ayan, kung ano ang itsura ng ating adobo ngayon. So, please try this recipe. At siguradong magugustuhan nyo to, guys. Masarap siya.